Kumusta mga katropa? Okay, magandang araw. Ngayon katropa, meron tayong katuro dito ng ano? Paano daw mag timing sa button hole? Sige mga katropa. Ngayon mga katropa, baguhin na naman natin ng katropa yung okay. Baguhin natin, gagawin naman natin sige. Sige. Mayroon nagtanong sa akin dito, nagpadala ng mga mensahe dito sa notification ko. Si Charlie Rebaino. O katropang Charlie Rebaino. Sabi mo, paano daw ang timing ng button hole? Charlie. Sabi niya, ano daw mag-timing ng button hole. Okay? Ito yung button hole natin. Ito yung button hole natin. Ito yung model. 780. Ito makina na ito mga katropa. Maayos na ito. Matay naman ito. Ginagamit ko naman ito. Ngayon, turo ko sa inyo kung paano pag-timing dito. Kasi mamaya tanggalin natin yung rotating hook tapos i-timing natin, okay? Kasi ito mga katropa, may mga technique o timing o diskarte o kaya mga sikreto para madali mo siyang ma-timing na pang timing mo okay agad siya. Kumbaga, one shot ang timingan. Yan yung sikreto na tutuklasin natin naman dito. Mga timing na kailangan mong malalaman para hindi ka gano'ng mahirapan. Okay, ito button hole 780. Ito yung isang lang ang belt nito. Una ang gagawin natin ay tumba natin itong makina. Tumba natin ito. Tanggalin muna natin yung belt. Ayun dito yung belt. Shopping ko. Ayan. Okay, tanggal ko na yung belt. Yan. Tapos madali lang ito. Ilagay mo lang dito mga katropa. Yan. Ito po, may stand naman ito sa likod. Ito stand. Yan, stand. Para pag itumba mo ganyan, pahiga mo. Yan. Okay, yan. Sige. Medyo madumi yung makina mga katropa. Kasi nagagamit naman to, kaso lang hindi na nalinisan na, napabayaan na dahil matagal na na panahon na ginagamit. Pag hindi na kasi nagagamit, alam na, mapabayaan na. Sige, yung okay mga katropa, yung okay, papalitan na naman natin ngayon ng sige para may iba naman. Ito yung rotating hook. Ngayon, ito tumatahi naman to. Tanggalin natin itong rotating hook para timing natin uli. Para makita nyo kung paano mag-timing ng button hole na one shot lang. Yan ang tatawag na siguradong timing. Okay, yan. Tanggalin natin ito stopper dito. Ito yung mga sikreto dyan. Kasi ang isang bagay mga katropa, maging sikreto yon kung hindi pa gano'n nalalaman. Mga pili lang yung nakakalaw. Okay. Ngayon, yung iba, hindi naman nila tinuro yan kung pag-timing dyan. Maraming para sa pag-timing, madali mo ma-timing. Pero mayroon mga sikreto dyan na kahit na baguhan ka lang, kung maalam mo yung masikreto, may turo sa'yo, ay hindi ka na mahirapan mag-timing, mga katropa. Sige. Yan ang tinatawag natin na sikreto. Kahit baguhan ka dito, hindi ka mahirapan dahil alam mo yung mga sikreto kung paano siya i-timing.
tanggalin natin itong rotating hook para timing natin ulit. Ang problema, wala tayong pagtanggal. Kasi ba ito? Ito yung rotating hook. Tanggalin natin. Okay. Tanggal na. Sukutin natin dito. Okay mga katropa, tinanggal ko na. Ito mga katropa, dito ko tinanggal sa puno. Kasama na tong housing niya. Kasi para mabago yung timing. Kasi dalawan mo to, nandito rin yung mayroon din ditong tanggalan. Ito. Pwede mo rin siya tanggalin dito. Pwede mo rin siya tanggalin dito. Pag dito ko tinanggal, diba? Ganyan yan. Halimbawa lang, dito yan. Tapos dito ko tinanggal, kasi balik uli, timing pa rin siya. Kasi dito, dito mo itama yan eh, ito. Kasi dito, dapat may meet siya dito para may daanan ng langis. Wala na. Wala na. Ito. Kasi dyan oh, ito, naka-fix ito dito, yan. Ibig sabihin, pag kailangan dito natin tanggalin para timing natin. Okay na mga katropa. Okay, balik ko na para mabilis ang mga gagawin natin. Yan. Ito. Tinanggal ko, ibig sabihin, wala na sa timing yan. Ito. Ito mga tropa, rotating hook. Yan, ibalik natin. Yan. Ibalik ko na mga tropa. Okay. Ngayon, yung dito, para di muna natin ilagay yan para hindi sagabal sa paningin. Kasi pakita natin na paano pag timing. Kasi na yung ano, Alin. Ito. Ito ba yung ginamit ko ba? Ito dito ako. Luwag. Ito na isa. Ito. Yan. Hindi rin ito. Pitan ko lang ito konti para maikot-ikot natin ng kamay. Yan. Solved! Ngayon mga tropa, pakita ko sa inyo kung ano talaga yung tamang pag-timing dito. Yan. Sige, mga katropa. Dito na. Ang sikreto dito mga katropa, para di ka mahirapan mag-timing. Ang pasada ng ano, itong 780 na butonol, ang takbo niyan papunta dito, dito sa dadaan, ayan. Kumbaga, ganyan. Asa na baga, kuha mo na ako ng bullpen sa papel para makita ninyo. Dali lang. Okay. Ito mga katropa, ang tahi nito, maganda itong sulat natin para malinawan natin. Pag ganon siya, tapos pag ganon, tapos pag ganon, tapos ganon. Ibig sabihin, pag umutay siya dito sa mag-umpisa, yan sigsag, ganyan, tapos dito na malipat, tapos dito, yan, tapos ganyan. Ibig sabihin, dito sa mag-umpisa, yan, paikot dito, dito, dito yung tapos, okay. Ito yung 780 mga model, yun namang 761, 760. 7661 hanggang series na yan siya. Ang medyo luma na tong 761. Ganito, ang dito naman siya mag-umpisa. Ayan, tapos ganyan.
Well, dito sa mag-umpisa, nga side, dito. Ganyan, tapos papunta. Tapos parang balikta dito, dito sa mag-umpisa, ganyan. Papunta dito. Ito naman sa binite. Dito sa kaliwa, mag-umpisa, papunta sa kanan. Ito naman, 761. Dito naman sa kanan, papunta dito sa kaliwa. Okay, alam natin, maliktad. Ayan mga katropa, yan yun. Okay. Ito. 780. Dito tayo umpisa. Okay, umpisa na natin. Bago mo say timing mga katropa, ikutin mo tong ito. Ito yung magpaurong ng pressure pot nya. Palipat. Ayan na, ayan ito. Coating ko to, mag-timing kayo mga katropa, kailangan dito sa kabilang side. Ito. Ito yun. Balik natin, ito. Hindi agad tayo mag-timing dito. So, umpisa. I-timing natin dito sa kabilang side. Dito mga katropa. Isabihin yan, iurong ko tong pressure pot pati itong ano, ito ni Dilbar, dito sa kabilang side. Coatin mo lang to. Coatin mo to. Para ito gumalaw. Para itong magtahi niya, ilipat sa kabilang side. Yan, coatin ko. Yan, okay ba? Lilipat na itong krayong. Yan. Pag nilipat ko na dito sa kabilang gilid, ito pagtahi niya, ilipat ko na sa kabilang gilid. Dito tayo mag-umpisa ng timing. Sige, mga katropa. Bad side dito. Tandaan natin, dito tayong side. Mag-timing. Hindi dito sa umpisang side. Dito sa kabilang side. Okay. Tapos, ang tahi nito, sigsag siya. Ganyan, oh. Ganyan. Ayan. Yan ang tahi niya. Sigsag. Kaya paliwanag natin para hindi kayo mahirapan. Yung mga nagbabalak dyan na mag- timing ng mga makina. Ito, okay. Panahon na nyo to. Itong side dito. Yan. Yung portion na yan. Saka portion na to. Ang karayom dito. Dito yung tusok yung karayom. Kita boy, paliwanag boy. Dito yung tusok ng karayom. Dito. Ito yung tusok ng mga karayom. Yan. Yung mga dulo-dulo nito. Okay. Maganda siguro kung lakihan ko yung drawing para makita mo. Kailangan maintindihan niyo ito mga tropa kasi mahirap dito mag-timing ng butonol. Ito yung point ng karayom. Pasiksak dito, dito isang karayom. Diyan. Ituloy muna natin para malinaw. Para madali natin maintindihan. Yan. Okay. Kita niyo mga tropa, ito yung tusok ng karayom. Dito, tapos dito, kasi sigsag siya. Tapos dito. Okay. Nailipat na natin sa kabilang gilid, dito ang gilid, itong pagtahi ng butonol. Nailipat na natin sa dito, dito ang gilid na ito. Ngayon, itiming natin siya sa ditong tusok. Ito, ditong tusok. Huwag dito sa tusok, dito. Pakita ko sa inyo, dito. Ayan. Putin ko to. Ayan. Hindi mo ito maikot kasi nang stopper ito. Yung stopper ito, iangat mo lang papunta doon. Kita yung stopper ito. Stopper yan. Angat mo lang doon. Yan. Nakalak na siya. Yan. Ikot mo na. Pwede mo rin apakan. Yan. Ngayon, ikutin ko ito. Pigilan ko ito sa lalim mga tropa kasi hindi ko na ibalik itong stopper ito. Tamahan siya yung krayom. Huwag ko mabali. Yan. Kita mo katropa, wala na siya sa timing. Wala na sa timing, matamaan yung ano. Karayom. Ngayon, silipin mo muna natin dito sa loob. Ilagay mo muna natin siya sa timing. Ayan. Ito. Okay. Okay. Kaya mo dito. Karayom yan, oh. Bumambangga yung karayom mga tropa kasi tinanggal ko itong karayom kanina. Ngayon, ikutin ko. Ay, nandito yung hook niya. Ayan.
Mabag timing nito mga katropa, parang sa high speed lang din. Kanapin mo yung saan yung dulo ng karayom. Saka ganun din. Yan. Pero nakaiba lang posisyon dito. Dahil ito sa zigzag. Yan. Ang timing nito zigzag na yung hindi mo siya kamukha ng 20 kasi yung 20 ang timing yun, dulo sa dulo. Ito naman hindi. Yan. Okay, kita niya mga katropa. Ay timing ko muna katropa para hindi matamaan yung kayo. Maya paliwanag ko sa inyo na hindi lang matamaan tong krayom. Yan. Agpitan ko lang konti. Yan. Hindi ba natamaan? Okay, hindi na matamaan mga katropa. Balikan natin mayan mamaya katropa. Dito muna tas. Ito, ulitin na yung sinasabi. Ulitin. Para maintindihan. Kailangan mag-timing dito sa kabilang gilid. Alaba, ulitin natin dito. Yan. Pag tumahin yung makina nyo mga katropa, dito po dadaan sa gilid. Tsaka kaliwa. Yan, hanggang lilipat to sa kanan. Yan. Pag lipat sa kanan, diyan ka na mag-timing. Isang way lang timing nito mga katropa. Madali lang to. Pagtusok ng karayom, ganyan, kutin mo. Yan. Kailangan, i-timing mo siya dito na side. Dada, dito sa side. Yung sulad tong dinedrawing ko dito kanina. Ganda to drawing para matindihan natin. Yan. Yan. Itong side na to, dito, itong side na to. Sana yung bullpen. Sagsag ka na ng karayom. Ito yung mga karayom. Tusok ng karayom yan. Yan. Diba ang pressure pot dito? Yan. Yan yung pressure pot. Yan yung gilid. Ito to. Itong gilid ng pressure pot. Yan. Ito yung gilid ng pressure pot. Dugan natin para maintindihan natin. Yan. Yung mga baguhan pa, siyempre kailangan maintindihan nyo agad. Yung mga marunong na, okay lang yun sa kanila. Marunong na sila. Okay. Ito yung pressure pot. Ito to. Ito yun, itong gilid na to. Ito lang gilid natin drawingin mga katropa, itong lang gilid. Yan. Pag yung karayom tumusok na dito, kasi mahalata mo naman yan pag sa kabila siya tumusok, yan o. Diba? Pag sa kabila siya tumusok dito, pag tumusok siya dito, di ba malayo siya sa pressure pot. Okay, malayo. Kita mo yun ba? Kailangan makita, ito malayo. Kailangan timing mo yan dito sa kabilang gilid. Dito, gilid ng pressure pot. Yan, yung gilid ng pressure pot, ubaga dito. Pag nilagay mo na yan dyan, dito, ilagay mo na dyan. Itong karayom dyan, dyan ka mag-timing, dito. Okay. Basta ikot-ikotin mo mamaya, basta ang timing mo dyan sa gilid ng pressure pot. Sige. Mga katropa, dito, balik tayo dito. Yan. Ito, nailagay ko na sa gilid. Ganina, hanapin ko na tong ano, tong hook. Yan, makita mo naman tong hook. Ito yung tulis ng rotating hook ito. Yan. Okay, yan oh. Kita niyo mga katropa. Yan. Kita mo, boy? Ito, hindi makita gano'ng masyado. Yan. Parang ano lang to timing din sa high speed. Diba ito pinakabutom. Tapos, paket-paket yung karayom. Pag-akyat ng karayom, dito naman sila mag-abot. Ang timing nito mga katropa, dito sa dulo ng karayom dito. Yan. Dito. Yan. Sana yung maganda rin, matigas. Yan. Paliwanag ito. Pakita naman natin dito. Ito yung halimbawa. Ito yung karayom. Ang
timing naman yung mga katropa. Ganito yan. Ito yung karayom. Ayan. Kasi ganyan yung karayom. Nakaharap dito yung... Ito naman mga katropa. Yung parang slice dito. Yun naman nakaharap sa atin. Ito, ito. Nakaharap. Hindi katulad yung high speed dito sa gilid yun. Diba? Ganyan. Ito naman nakaharap. Nakaharap dito sa operator. Ganyan o. Ito naman mahabang kanal na sa likod. Ito sa likod. Doon niya sa likod. Ganyan. Ganyan ang posisyon niya mga tropa. Pag timing mo dito, kailangan yung dulo ng hook dito. Di ba ito yung butas ng karayom? Dito milagay sa ibabaw. Yan, yan. Sa ibabaw lang ng butas ng karayom. Diyan mo lang, diyan ilagay. Isang timingan lang yung mga tropa. Basta mailagay mo na dito yung hook. Ah, sigurado mo tahin na yan. Ito, ito, ito. Ito, ito. Diba ito yung butas. Dito mo ilagay sa dulo-dulo. Sa ibabaw konti. Basta dumadaan lang hook dito sa ibabaw. Diyan. Diyan sa para may slice. Pukos mo ba para sigurado. Yan, yan. Diba ito yung butas. Dito sa taas. Yan, yan. Yan may, kanal, may ano dito. Iwa na. Para na slice. Dito mo daan yung hook. Yan. Dito. Sa gilid na to ha. Yan. Sa gilid na yan. Okay. Yan lang yung gagawin mo. Mga katropa. Isang timingan lang. Siguraduhin mo na pag-akyat ng karayom dito mula sa baba ikutin mo patas parang size speed lang din pag mapang-abot na sila dito siguraduhin mo na doon sa dadaan sa tinuro ko kanina okay. Saan ba mas maganda makita dito ba dito sa ano dito sa loob dyan dyan dito okay, dyan, dyan. Itong karayom makita bang karayom dyan saan ba tatayo yan. Ayan. At ganyan, tatayo yan. Sige, sige. Ito karayom mo. Ito, makita to. O, yun dito. Di, dapat gilid. Dito sa gilid. O, yan eh. Ayan mo. Yan. Ayan na. O, kailangan dyan dadaan tong dulo ng hook. Yan, yan. Pero kailangan yan mga tropa. Dikit yan. Makita nyo dito. Dikit nyo rin. Parang size speed din. Dikit. Ito. Ito hindi man dikit oh. Kumbaga kulang sa pasok dito, yan. Yan. Sana yan. Makita mahirap mga katropa. O basta dito lang, boy. Para ma-timing na dito, yan. Okay. Yan. Op. Kailangan dito mga katropa dikit oh. O, pag timing mo ganyan. Kita boy. Kailangan makita. Sana yung dulo ng butas sa karayom. Kailangan siya. Dikit din niya sa karayom yung hook. Yung tulis ng hook. Kailangan dikit sa karayom kasi magpaktaw din yan. Pag hindi mo idikit yan. Okay. Parang timing lang yan sa high speed din. Yan. O, sana yun. Hindi ko makita yung ano. Dulo ng karayom. Yan ito may ayos natin masilip natin mabuti yan. Yan yan ang butas ng karayom. Kita nyo mga tropa. Okay. Di ba paakyat na yung ano. Paakyat na yung hook. Yan. Tapos paakyat na rin yung karayom. Oh. Dito sila mapangabot. Yan yan. Ito yung butas ng karayom. Kita ko dito yan. O, malapit siya. Yan. Ilagay ko lang to sa taas dyan. Tsaka, kailangan dikit. Kinalasalay mo, boy. Hindi ko makita. Yan. Dito ka na. Kailangan mga tropa, dikit yung sa karayom. Yung hook. Hindi naman siya matamaan. Baga dikit lang. Parang sa ganun din gagawin natin yung katulad ng ginagawa natin sa mga high speed ito sa mga video ko na kailangan dikit siya na hindi rin siya matamaan okay o yan yung isang timing lang to mga katropa pag na timing mo na yan sa dulo na yan maayos mo na pag timing na naidikit mo yung karayom ganyan mahirap lang silipin mga katropa hindi ko na makita kayo din
Baka nahirapan din ka tumingin. Hindi ka nakakita. Sige, basta. Analyze na lang yung mga sinabi ko kanina. Okay lang, ang dikit din siya. Ayan. Okay, yan. Dikit. Dikit siya, pero hindi siya matama. Dikit lang. Ang gamit natin karayo mga katropa, parang 11 na 11 to. Okay. Ito mga katropa, may mga needle guard din to. Pwede nyo gamitin ng mga needle guard para iwas din magbabali at magpapaktaw. Sana yung needle guard dito. Pwede nyo itong, ito yung mga katropa needle guard niya. Pwede nyo itong, ito. So, itong likod dito. Ito ba? Likod. Bago nga siya matiming, may needle guard to. Ito yung bag. Itong ano na to. Kita mo ito. Itong bakal ito yung mga tropa. Ito to. Itong gilid ito. Diba ito yung hook? Ito yung tulis. Dito dadaan yung karayom. Ito needle guard to. Nga ito to. Pwede mo to sa iharang sa karayom. Ganyan. Oh. Kita mo yan. Ito to. Itong guard na to. Ito to. Pwede mo to sikwatin ganyan. Kung gusto mo patamain din sa karayom, para may guard yung karayom. O, ito yung guard niya. Ito itong plate na to. Okay. Balik tayo. Kung na-timing ba. Okay, isang tuyok po. Ikang ikot pa. Okay. Okay, ikotin ko pa. Yan, hindi yan. Kailangan dadaan sa kabilang side. Yan. Okay, o yan. Dito siya. Matiming natin. Yan. Okay, yan. Tingnan ko dito kung hindi ba sa sumayad. Kulang pa. Tula ko itong matukatropa kasi siya, hindi siya gano'ng dikit. Oops. Yan. Kailangan dikit siya. Yan. Ang timing, tumama sa butas ng karayom. Urong ko dito para hindi siya tumama sa butas. Yan. Tapos pag iniikot nyo ito mga katropa, iniikot nyo ganyan, pag tusok uli, dyan na naman dadaan sa babaw ng ano yan, karayom, yan. Yan. Ito boy, ito naman boy. Oh, ikot. Doon naman yung sa kabila, dadaan. Dyan, hindi mo yung timing yan, dito mo naman yung timing sa kabila. Dyan. Dito ka sa gilid. Yan. Ulitin mo naman tingin dito kung tama. Ganyan ba? Ito na ba? Dito na ba? Okay. Mm. Oh. Dumandaan na siya sa ibabo ng ano? Mm. Tama. Tama. Mm. Focus mo dyan ba? Ganyan. Okay. Bumunta. Ilagay na natin yung timing sa ibabaw ng butas ng karayom. Tapos, kailangan dikit. Okay. Ganyan lang po timing mga katropa. Pero, subok pa natin yan. Kung tumas tayo siya. Kung halimbawa, pag subok nyo, paktaw siya. Ulitin nyo na ang timing. Baka hindi lang gano, baka hindi lang masyado sa dikit yung karayom sa hook. Kailangan dikit yun siya para isa magpaktaw. Okay. O, isang side lang yung timing mga katropa. Hindi maraming side, hindi siya maraming timing. Isa lang. Sa right side, doon ka mag-timing. Tapos sa gilid, sa gilid ng pressure pot, doon mo timing. Pag matusok na sa gilid yung karayom, doon ka mag-timing sa gilid. Huwag kang mag-timing doon sa hindi gilid yung karayom dumadaan. Okay. Kaigpitan lang natin ito, tapos testing natin. Diba? Tingnan natin. Hindi lang ako sigurado mga katropa kung tayo agad to kasi hindi ko gano'ng maklaro yung mahirap na pag matanda ng mga tropa. Hindi ko na gano'ng maklaro yung timing dyan sa karayong masasahok. Masyado mahirap silipin to. Okay, ilagay ko na tong stopper. Yan. Ito, stopper niya to. Yan. Kailangan maglagay ito mga tropa pag tinanggal nyo to. Kailangan may clearance din to. Mayroon din to siyang time at parang adjustment. May adjustment din ito paglagay nito. Hindi yung basta-basta lang ito ilagay. Kailangan alam din natin kung paano ito i-adjust.
Ito yung stopper ng holder ng bobbin case. Sige. Lagay natin ito. Oops. Charlie, tingnan mo buti ito, Charlie, para one shot lang, hindi ka mahirapan mag-timing. Okay, ito, stopper niya. Kailangan ito makatropa ito. May clearance ito. Oh, huwag lang ganyang kalaking clearance, masyari mo lagi yan. Adjust mo ito. Ang adjust nito, yan o. Baba, taas lang, ganyan, taas, baba, yan. Tapos dito. Kung itaas mo yan makatropa, wala siyang clearance, sabi mo. Kung mahigpitan mo ito na nakataas, wala na siyang clearance, oh. Oh, hindi na makadaan dito si sinulid. Kasi ang sinulid ito mga tropa, dito dadaan yan. Pag ikot ng rotating hook, pag ikot yung sinulid kasama, dadaan dito. Eh, kailangan lagyan mo na siya ng clearance, yan. Na hindi yan siya mahigpit. Ito, hindi ito masakal kasi pag nasakal ito, hindi makadaan yung sinulid. Yung tama-tama lang, huwag lang masyado malaki yung clearance eh. Pag tinahay yan, maingay masyado ng tunog. Yan. Yung tama-tama lang na makadaan dito yung sinulid. Yan, yan, yan. Yan, lagyan mo lang clearance yan ha. Yan, o. So, may adjustment din to. Yan. Yan, halimbawa ganyan. Okay. Para hindi mahirapan makadaan dito yung sinulid sa gilid. Kasi dito dadaan yung sinulid galing sa karayong. O, ha? Nagliyan ako. Okay, yan. Yan mga tropa, dyan yung paglagay. Hindi yung pag tinanggal mo yan, hindi mo pala alam paano yan. Bago kayo mag-timing, manood mo kayo mga video para mayroon kayong masundan kung paano paglagay, pagkabit. Okay, mayroon din ibang mga vlogger dyan sa mga makina. Pwede nyo rin silang panoorin dahil mayroon din silang mga vlog dito para dagdag kalaman kung saan yung talaga yung madali nyo siyang makuha yung pag timing. Okay, lagay ko na. Huwag kalimutan mga katropang mahigpit na yung mga niluagan natin yung mga tornilyo kasi ito mabilis to umikot yung mga pisa dito kasi 780 to mabilis sya. Okay, lagay na natin tong bobbin case. Malalaman natin tong mga katropa kung natahe ba siya? Okay. Parang matigas ha. Sabi matigas ito. 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 Oh. Parang may sumasagi. Hindi ko turo ka. Parang hindi siya align. Parang may bitig-bit siya. Tagal ko muna ito. Para matigas ang ikutin. Oops. Kailangan pag inikot mo yung makina. Kailangan hindi siya matigas. Ganina, malambot lang to. Ngayon matigas na. Baka dito nasakal sa ano. Luwagan ko muna ito konti. Ayan. Tapos ikutin ko. Ayan, lumambot na. Napasok pala doon mga tropa dito. Ito, nabangga pala itong gilid dito. Oh. Sobrang dapat dito banda niya. Yan. Okay, yan yan. Oh, lambot na. Kailangan ito na ipasok ko pala doon banda. Yan. Ito palang gili dito. Nababangga dito. Kailangan dito banda. Layo. Yan. Okay, yan na. Tama ba yung clearance? Subukan muna natin ito dito mga tropa. Ganun ah. Kumigpit lumuwag yung pag-ikot ko. Dahil ito palang gili dito. Mubangga na pala dito. Nasubrang ko pala pa sa tulak doon. Ayan, hindi na. Okay na. Inuro ko lang ito papunta dito. Konti. Nambot na. Okay. Subukan natin mga tropa kung tama na ba yung timing. Oh. Sige, ibaba ko na. Ngayon, balik ko na itong belt para
masubukan na. Okay. Ngayon, isagad ko na siya sa gilid. Ikutin ko to para masagad sa gilid. Sa umpisa. Ayan. Okay. Tapos, stopper ito. Okay. Sige, kuha mo na ako utro pa ng sinulid para natatahiin. Dito pala yung sinulid. Kuha lang tayo ng tatahiin natin. Oh, sige mga tropa, naibalik na natin itong sinulid. Yan, kapit ko na pati yung belt doon. O ngayon, oras na sa pag ito na yung bobbin case nya, lagay na natin. Ito na yung oras sa pag testing. Itong tila ko mga katropa, parang ano to, stretchable. Oh, hindi mga gano'n sa mga kapal, pero stretchable siya. Subukan natin dito sa isang patong lang muna. Ito, isang patong. Dalawa. Yan. Dalawa natin. Ito, okay bang performance niya dito? Pag-aalan naman natin katropo. Okay. O, diyan mga katropo. Matahe. Walang kapaktaw-paktaw. Stretchable siya na medyo manipis lang. O, kaso lang mga katropa, babaga lang tahi niya. Ay, takbo na makina, babaga lang. Subukan natin bilisan. Okay, mga katropa, yun ang mabilis niyang takbo. Tingnan natin. Oh, wala pa rin pagtaw mga katropa, kita nyo. Oh, itong tila niya mga katropa, stretchable, pero hindi sa maong ha, para medyo manipis pa sa maong. Stretchable, wala pa siyang pilon. Hindi na mga tropa, walang pilon, isang dalawang patong lang. Patahiin natin. Okay, okay. Oh, matay mga tropa. Ang mga tropa ganito yan. Oh, isang timing lang siya. Yung tinuro ko ng timing, wala ko ibang timing, kundi doon sa kabilang gilid. Sa gilid-gilid na ano, dito. O. Wala ka na ibang timing, doon lang kung makuha mo yung dikit na karayom. Tamang taas nung rotating yung hook doon sa karayom. O, testing nyo na. Ito, mahirap pa ibang mga butonol katropa, lalo pag mabilis manahe. Katulad to, mabilis tumakbo yung makina. Mahirap yung patahiin dito. Itong walang pilon. Oh, mag-idong pa talaga may iwasan dyan. Kung hindi magpati ng sinulid, paktaw. Oh, basta hindi mo lang sa naayos pag-timing. Oh, alam natin yung sekreto. Sa gilid ka, mag-timing. Pag yung iba hindi pa alam, mahirapan ka talaga mag-timing itong butonol. Isang timing lang, dulo lang. Wala na iba yung timing. Yung tinuro ko sa inyo, sa kabiling gilid ka mag-timing. Tapos sa gilid ka rin ng karayom dito sa pressure pot, dito sa gilid ka rin mag-timing. Isang timing lang, sa dulo lang padaanin mo yung tulis ng hook. Wala na problema. Pag na-sit up mo na tama doon, na-timing mo ng tama, wala ka na ganun problema. Halimbawa, kung tinisting mo, tinaiming na, sinunod mo yung video dito, timing mo naman maayos, tapos paktaw, itry mo na naman na galawin tong needle bar. Toto. Pwede mo naman siya baba, pwede rin taas. Parang size speed din. Okay. O, sana mga katropa na bigyan to kayo ng idea, technique, diskarte sa mga sikretong mga pamamaraan. Okay ba? Okay, kay para kay Charlie. O, sana pag makuha mo yung gagawin mong timing dyan, kung gusto mo magtuto mag-timing ng buton, sana makuha mo agad yung mga timing na pang malupitan talaga. Okay, salamat!